Hi guys, good morning. It's Friday. Dapat po, free time ang mga student ko. So ngayon, nag-isip ako na mas maganda kaysa naman maglaro. Pinagawa ko po sila ng painting kung saan gamit po ang kanilang mga kamay. At pumipiyok na, nagdadalaga at nagbibinata. Charot! Ayan po, nakikita ninyo. At tinatala ko yung kamay ng isang estudyante ko. Yan po yung ano, yung pag... Yan yung kukulayan ko para maging puno at magkaroon ng painting po. Yung simpleng papel lang, ano, yung bond paper. So, ayan. Makikita nyo, kinukulayan ko na yung tinala kong kamay ng estudyante ko. Ipapakita ko po sa kanila kung paano gumawa ng napakagandang puno at colorful na puno. Gamit po ang kanilang mga daliri. Ayan, nag-i-enjoy po ako dyan sa time na yan na magkulay at mag painting gamit po ang watercolor ng aking student. Wala kasing pambili si Sir Charon. Ayan, focus na focus ako dyan sa bag. Kulay ng kamay. Habang nagkukulay ako dyan, nanonood yung aking mga estudyante dyan sa may harapan ng table ko para sa paggawa nila, alam na nila ang gagawin nila. Maya-maya po, pagkatapos ko makulayan lahat ng fire nung ano, nung braso at nung kamay ng bata, ayan, gagawa na po ako ng iba't ibang kulay ng dahon gamit ang aking daliri. Nakikita nyo, nag-e-enjoy ako dyan. And then, pagkatapos niya, ilalagay ko yan sa blackboard or sa harapan ng mga estudyante ko para paggayahan nila. Pero habang ginagawa ko yan, nanonood nga po sila tulad ng sinabi ko kanina. Ayan, nakakapag, ano to, sobrang enjoy habang ginagawa niyo yung kanyang activity. At least, ayan, nakikita niyo yung mga kamay ng estudyante ko. Meron pa nga dyan, makikidot-dot si Andre. Ano, hindi siya nakatiis na hindi magkaw-kaw or magdot-dot sa aking ginagawa. Ayan, nakikita niyo, nag-ano siya ng kulay niya. Yung kamay niya, inaano niya sa watercolor. Tapos mamaya, ilalagay niya yan dyan. Kasi nga parang naiingit na siya. Sabi niya sa akin kanina, gusto ko nang gumawa, sir. Sabi ko, mamaya, tingnan niyo na muna yung finish, ano, finish product ni Sir. Product talaga. Okay na yan. So, yan. Nakapag-enjoy talaga gumawa. Tapos yung mga bata, talagang na-amaze sila sa panonood niyan kanina. Ayan. So, ngayon, yung mga, ano ha, yung mga dahon. Napapansin nyo po yung daliri, yung five fingers naging branch po, branches ng puno. Then yung braso, yun po yung naging katawan ng puno. Yung daliri ko naman po, na kung saan iba-ibang kulay yung ginagamit ko, yan naman yung nagiging mga dahon ng puno na ating pinifaint. So alam nyo, sobrang nag-enjoy ang bata dahil ano, colorful yung aming ginagawa. Papagawin ko sila isa-isa ng ganyan namaya. So, pinapakita ko yun sa kanila kung paano ba gawin. Kasi kung hindi natin i-demonstrate sa bata kung paano gawin, hindi nila makukuha. Na yun, nakidot-dot na si Andre. Yan. Kanina pa yun napapadot-dot dyan sa ginagawa ko. Pagkatapos niyan, gagawin ko na siya ng... Gagawin ko na siya ng araw at ng ibon. Lapit na ako dyan matapos. So ngayon, ang gagawin ko dyan, yung baba niya, gagawin ko na muna na may mga damo-damo dyan sa baba ng puno para maging realistic yung ano, yung painting natin. Ayan, nakikita nyo, sobrang ano dyan. Tutok na tutok din dyan yung mga estudyante ko manood kung ano yung ginagawa ko. Ayan. So mayroon na tayong damo sa baba ng punong kahoy. O ngayon naman, ang isusunod natin is yung araw. Hinuhugasan ko masyado yung kamay ko dyan, tagalo-halo na yung mga kulay nung ano. Ayan, gumagawa na ako ng araw gamit ang aking ahintuturo. Then gagawa natin niya ng sikat ng araw. Ayan. Kunti lang nga yung sikat ng araw na ginawa ko dyan kasi hindi nakakasya yan. Ayan pa, gagawa pa ako ng extension ng sikat ng araw. Ngayon naman, sunod dyan is yung ibon. Eh, hindi ko alam kung bakit kulay black yung nagawa ko. Yung simpleng ibon na yung kaya ng bata. Yan. Parang uwak ba yung mga lawin? Uwak o lawin? Ano ba talaga? Okay. Yan. Kita niya na siya. Yan. Ngayon naman, pinagawa ko na yung mga estudyante ko.
kanya-kanya na silang paraan kung paano ba nila kukulayan. Yan si Raquel, wala siyang dalang ano, watercolor, kaya naki-share na lang siya kay Andre. Ito naman si Kitch, talagang ano, enjoy na enjoy, nakatawa pa. Wala rin siyang watercolor, kaya naki-share lang din siya. Gamit na niya ang kanya mga daliri sa pagkulay ng katawan ng punong kahoy. Ayan, yung braso niya po, tapos yung kamay at yung mga daliri. Daliri din ang ginagamit niya talagang pangkulay. Ay nakikita niyo malapit na si Andre matapos. Nakulayan na niya yung buong kamay niya. Ayan. Ngayon, gagawa na siya ng mga dahon. Diba, nag-i-enjoy sila. Gumagawa na yung si Andre, nakatingin pa sa classmate niya. Pero kanina, puro, halos puro green ang ginagawa niyang dahon. Sabi ko, gawin niya iba-ibang kulay. Ayan. Nagkaroon na siya ng mga ano, iba-ibang kulay. Kasi kung lalahatin green, talagang ano, ang pangit naman kung lahat green. Ayan, nag-ano siya sa color pink. Ayan yung katabi niya si, ano, si Raquel. Okay, tapos na rin si Raquel, nagagawa na siya ng ano. Ito naman si Mitch, medyo na late siya, kaya yan, nandyan pa lang siya sa part ng mga finger niya kinukulayan. Ayan, marami nang nakulayan na puno. Ano puno? Ano dahon? Si Andre. O ganun din siya na pumalapit na silang matapos. Pinagtabi ko sila para hindi mahirapan sa pag ano sa watercolor, kasi magkaanoan sila ng ano eh. Dapat tabi sila para yung position nila iisa lang. Madali makadot-dot ng watercolor si Raquel. Yan, parang tinatamada na yung bata na yan dyan. Parang gusto niya sabihin sa akin, sir, tama na, tapos na po ako. Pero wala pa dyan yung ano, yung araw, wala pa yung ipon, wala pa rin silang ayan, sila ano, sila Mitch at si Kitch. Malapit na rin matapos, tinatamara na rin si Mitch. Si Kitch naman nag-i-enjoy, pero wala pa rin talagang damo na nakikita doon sa baba ng puno. Siguro mamaya yan, tsaka sila gagawa. Kaya sabi ko sa kanila kanina, dapat tapusin, kasi kapag hindi tinapos, hindi makaka-uwi at hindi makakapag-recess. Hindi ba nakita niyo siya ng taong-taong sa ginagawa niya, nag-enjoy? Sobrang enjoy yan dyan si Kitch. Talagang ano, halos mapuno na niya yata ng ano, wala nang paglalagyan ng ano, ng araw at ng ibon. Ito naman si ano, si Emmanuel, ang tagal gumawa. Tinala pa nga ito po, tapos wow, na silang gumawa. Thank you for watching. ご覧いただきありがとうございます。